morning! Welcome sa kusina ni Juana. So ngayon gagawa tayo ng ating recipe for today. Yung ating lulutin yung pang-ulam natin is yung ating T-bone steak. So meron tayong tatlong piraso ng T-bone steak dito. Ngayon, yung initial na gagawin natin, magdidip tayo ng asin. So ilalagay natin yung asin ng ating steak. So both sides, lagyan natin ng asin. Isinid natin yung ating pepper, both side din. Ganyan lang, medyo i-massage lang natin yung ating rock salt at yung ating black pepper, both sides. I-add lang natin ng mga 2 minutes na i-absorb ng ating steak yung nilagay natin salt and pepper. Then pwede na natin umpisa na pagluluto. Umpisa na natin yung ating pagluluto ng steak. So sa ating pan, lagay natin ng konti-konti lang ng olive oil at ang kahinilanan. Approximately mga 2 teaspoon na yung ating olive oil. Initin lang natin ng saglit, then pwede na natin umpisahan yung pagluluto. So guys, ito, mainit na yung ating kawali. Pwede na natin ilagay yung ating steak. Lintuin lang natin ng bahagi hanggang maging medium brown yung isang side. So ipitit natin ako yung kabilang side. After 3 minutes guys, pwede na natin balik ka rin. So, bali tatlo na yung pinagkasa ko sa isang kawalet. So, yan. Lutuin rin natin ang bahagya yung kabilang side, then mamaya balikan natin. After 3 minutes, pwede na natin lagyan ng ating butter. Bali 1/4 yung ating butter yung ating inalagay. Check natin yung fire guys. Bali medium lang yung ating yung fire. Huwag natin lalakasan kasi matutunod yung ating steak. Pwede na rin natin isunod yung ating dried rosemary leaves. So lalagyan natin. I-sprinkle lang natin sa ating steak yung ating rosemary. By the way guys, meron ako isang version nito pero ito yung version na may rosemary siya and then meron tayong additional na gagawin na side dish yung ating gravy sauce. Para sa additional flavor ng ating steak, lagyan din natin siya ng ating garlic. Balikan natin yung mga. And guys, pwede na natin ilibalik ka rin yung kabilang side. So, depende kung yung level ng pagkakalit sa pag-ibig ko niya. Pwede yung well done, pwede yung medium. Basically, ganito yung level ng risk ko. Yung medyo nagpo-brown lang. And then, kabilang side, lulutuin mo natin kasi yung kung gano natin sa lulut dito sa side natin. Balikan na ulit natin. So guys, ito pwede na natin humuin yung ating steak. Guys, kung saan natin niluto yung ating steak, doon din natin iluluto yung ating baby potatoes.
guys, ito na yung ating baby potato, yung ating pinaka side dish. So, pwede na natin siyang hanguin. Guys, umpisa naman natin yung ating paggawa ng ating gravy sauce. So, lagyan natin ng konting-konting lang ng ating olive oil, yung ating pan. Lagay rin natin yung ating butter. Tutunawin lang natin yung ating butter. Gradually, pwede na natin isunod yung ating flour. So, bali 3 tablespoons ng ating flour. Ilagay na rin natin yung pangatlo. Pangatlong kutsara ng ating flour. Simplahan din natin ang ating 2 tablespoons ng soy sauce. Lagay na natin kanina initially yung isang cup ng water. So, sari ganyan, hahaluin nyo lang na mabuti. Then, isunod na natin yung ating 1 tablespoon ng ating oyster sauce. Sunod na rin natin yung ating 1 beef cube. Tunawin lang natin yung ating deep food. Sundan pa ulit natin ng 1 cup ng ating water. Haluin lang mabuti. Isunod na rin natin yung ating 100 grams ng ating mushroom. Lutuin natin ng mga 1 minute pa, then pwede na natin siyang hanapin. So guys, ito pwede nang hanguin. Ito yung ating finished product ng ating gravy sauce. Guys, ito na yung ating finished product ng ating T-bone steak with gravy sauce and mushroom. Yes, you can see it. So, yun guys. So, bali, 3 piraso ng ating steak na ating new side dish na ating baby potato. So, ganyan lang basically yung pagluto ng ating version ng ating T-bone steak. Thank you very much for watching. Till next video. Bye! Guys, ito na yung ating finished product ng ating T-bone steak with side dish ng ating baby potato. As you can see, yan. Yum, yum, yum! Sa lahat ng aking subscribers, thank you very much. Sa panonood ng ating mga video, sana huwag kayong magsasawa. Till next time. Bye!